kasama si Kai Soto sa mga top prospects sa Europa at ranked number 23 sa 100 players na ipinanganak noong 2002. Ang tanong ay tumuloy pa kaya siya sa Europa o manatili na lang sa Amerika? Pero bago ang lahat mga bro ay marami pong salamat sa pag-like at pag-subscribe sa ating channel. At sa mga gustong sumali sa ating pag-giveaway ay i-check nyo lang ang ating Facebook page para sa mechanics. Lumabas nga po ang larawan na nakipagpulong si Kai sa president ng CBS Entertainment na si Kelly Cal. Napag-usapan daw po dito ang NCAA o ang March Madness. Hindi naman po kinumpirma na maglalaro si Kai sa NCAA, pero hindi nawawala ang posibilidad na ma-offeran si Kai sa NCAA. At nabalitaan na rin dati na interesado sa kanya ang Gonzaga Bulldogs. Sa ngayon ay nasa magandang kamay naman si Kai sa kanyang latest trainer na si Chuck Person. At sa mga nagtatanong kung sumasabak daw si Kai sa 5-on-5, every week daw po ay sumasabak si Kai sa scrimmage. Hindi lang nila pinapakita sa publiko, kagaya nga po ng nasa video. Bukod sa Emory Sports Complex na makikita ang Petri, ay meron pang isang medical facility na pinupuntahan si Kai. Ito ay ang Children's Atlanta Hospital. Dito daw matatagpuan ang isa sa mga high-tech na biometrics program na nakapokus sa movements, flexibility at motion sa tulong ng mga physical therapist. Mabalik tayo sa usapang Europe. Kung sa Europa siguro ang tungo ni Kai ay malamang ay may mapupuntahan siyang malaki o kilalang ball club. Tama lang ang kanyang ginagawang pagpapalakas ngayon dahil all eyes ang mga scout sa kanya. Narito ang isang pahayag ng isang scout tungkol sa performance ni Kai noong FIBA Under-19. What I noticed about Soto is that, and this is not a thing from him, this is a team scheme or a coach thing, he didn't really get as many shots or didn't get as many attention from his own teammates as he needed to. I think Soto was clearly the best guy in that Philippines team, or clearly the more talented or the guy that can really score points. Isa din sa gustong makita ng isang scout ay makita nila si Kai na maglaro muli ng competitive basketball at nabanggit nila ang Under-18 ng Real Madrid. I think if he played with like a Real Madrid's junior team or something, like I think that would be a really nice like film sample to have. I think he and Garuba next to each other would be really awesome to watch if that were to ever happen. I think they actually complement each other in a lot of ways. I mean, Garuba's just like, I mean, pretty much anyone, he's going to compliment pretty much anyone because he's just really, really good. But if that ever happened at some point, I think that would be really valuable information. Bukang may sense talaga ang sinasabi ng scout na sumabak si Kai sa kanyang mga kasabayan sa Europa. Pero with all those business meetings, photoshoots, at mga bigating trainers, mukhang maganda ang kalagayan ni Kai sa Amerika. At kung saan man siya mapunta, ay suportahan lang natin siya. Dahil ang tagumpay ni Kai ay tagumpay nating lahat. Maraming pong salamat, and this is Basketball PH Review.